blessing and honor, glory and power, be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power, be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. The goodness of God.
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, who I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I enable, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na tayo muli na dadako po sa pag-aaral ng kanyang salita. Naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ang siyang magiging mapagpalang salita ng Diyos sa ating buhay, na tayo ay patuloy na lalago at higit sa lahat yung paggabay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ang siya nating panuntunan sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Amen po ba? Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa. Ikaw ay aming lulwalatiin, dadakilain, Panginoon o God, sa umagang ito. Bago po kami, Panginoon, dumako sa pag-aaral ng salita, alam mo po, Panginoon o God, ang aming pagkakamali, ang mga kasalanang nagawa po namin sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon o God, upang maranasan namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. Salamat po, Panginoon o God, sa pagpapatawad mo, sa paglilinis mo, Panginoon, sa aming buhay. At malaya na po kami, o Diyos, na patuloy, o God, na maranasan, Panginoon o God, ang iyong salita at higit sa lahat, Panginoon, ang pangungusap mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Panginoon, bilang lingkod na gagamitin mo na daluyan ang iyong salita, dalangin ko po, Panginoon, yanunit mo po, O Diyos, ang iyong balingkod. Itago mo lamang po ako, Diyos, sa ilikod ng iyong krus. At ikaw, Panginoon, O Diyos, mangungusap sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Binubuksan po namin ang aming puso, aming kaisipan, Panginoon, O God,
sa pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Salamat po at dalangin po namin ngayon pa lamang po, Diyos, ay kiniklaim na namin, O God, ang pagkilos mo, ang kaluwalhatian mo, higit sa lahat, Panginoon, O God, ang kaluwalhatian mo, O Diyos. Salamat po, sinasamo po namin ito na merong papuri at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po sa Exodus chapter 5, 22 to 23. Pero babasahin po natin yun no, para lalo pa nating maunawaan ang ibig sabihin ng ating po. Ang title po natin ngayon ay When Discouragement Comes. Ano, sabi po rito. No? Ang sabi po ng Exodus chapter 5, 22 to 23. Verse 22. And Moses returned unto the Lord and said, Lord, wherefore hast thou so evil entreated these people? Why it is thou that thou hast sent me? 23. For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he hath done evil to these people, neither hast thou delivered thy people at all. Basahin po natin mula sa verse 1 hanggang 23 para lalo po nating maunawaan. Ano? Ang sabi po ng verse 1, ano? Pagkatapos nito, nagpunta sa Pharaoh sina Moses at Aaron. Sinabi nila, ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Verse 2, sinong Yahweh? Ano? Sinong Yahweh siyang nag-uutos, mag-uutos sa akin na payagan ko umalis ang Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita. Ano? Sabi rito, sagot ng Paraon. Verse 3, sinabi nila, nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreo, kaya sinasamo namin, payagan na ninyo kaming maglakbay ng tatlong araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Verse 4. Sinabi ng hari ng Ehipto, sina Moses at Aaron, at bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Verse 5. Mas marami nga ang mga Hebreo kaysa mga Egyptyo. Nais po ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng Paraon. Nang araw ding iyon, ipinatawag ng Paraon ang mga tagapangasiwang Egyptyo at mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, verse 7, huwag ninyo silang bibigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyo sila ang manguha ng gagamitin nila. Verse 8, at ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga yan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Verse 9. Lalo ninyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Verse 10. Pagkasabi nito, ng paraon, lumakad ang mga tagapangasiwa ng Hipsyo at mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinasasabi ng paraon na hindi kayo bibigyan ng dayami. Verse 11, kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon at ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Verse 12, ginalugad ng mga Israelita ang buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Verse 13, sila inaapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Verse 14, kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa. At tinatanong, bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon? Verse 15, dahil dito, pumunta sa Paraon ang mga kapatas at nagreklamo. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Verse 16, pinagagawa pa po kami ng kisa, ngunit hindi binibigyan ng dayami, at ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Verse 17, sinabi ng Paraon,
mga batugan, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog kay Yahweh. Verse 18, sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho, hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ng dati ninyong ginagawa. Verse 19, nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Verse 20, pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa Paraon, nakita nila sa daan sina Moses at Aaron na naghihintay sa kanila. Verse 21, sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang Paraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo sila ng dahilan, patayin kami. Kaya, verse 22, kaya nanalangin si Moses, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Verse 23, mula nang makipag-usap ako sa Paraon, ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi po, walang masasaktan ng matindi sa pagkakaroon ng kasabikang at walang ano-ano ay maapektuhan ng kasawian. Natatandaan ko ang unang date o pakikipagtagpo sa isang babae na ngayon ay naging asawa. Sa panahon ng maraming linggo ay gumagawa ng paraan na maingat. Sa katapusan ay nakakahiya at hiniling na matagpo sa isang bowlingan. Maingat ang pag-aayos ng oras at lugar. At dumating ang araw upang magtagpo si, siyempre ang pananabik ay punong-puno ng araw at tagpuan. Ano? Lumipas ang mga oras at takdang oras ng pagtatapos, dumating na rin. At naghihintay pa ng isang oras at hindi dumating ang katipan ng babae. Kaya ang kasabikan ay naging kasawian. Hindi naman ganun kasakit ang matinding pagkukunwari na hindi naman naghintay ng matagal. Nakita natin, yung bang meron po kasi ang katagpo, yung kanyang katipan. Kung makikita natin, kapag ikaw, halimbawa may tagpuan kayo, meron kayong lakad, at sabi rito, maghintay tayo sa lugar na yon. Ngunit yung hinihintay mong tao, napakatagal dumating. Mahirap sa lahat yung maghintay, di ba? Mahirap sa lahat yun yung maghihintay ka. Ang hirap po yun, nakakainip po. Ang totoo, sa pangyayari ng pagkasira ng kotse, kaya hindi nakarating ang pakikipagtagpo ng lalaki. Kay Moses naman, alam niya ang sakit ng kasawian. Pagkatapos niyang maisaayos sa mga bagay ng pagtawag ng Diyos sa kanya, tinawag siya ng Diyos, di ba? Tinawag. Kaya marami pa rin dahilan si Moses eh. Ako pag gagamitin niyo, hindi nga po ako marunong magsalita. Sabi nga nun, di ba? Ni Moses. Ano po sasabihin ko sa Paraon? Hindi nga po. Utal nga po ako. Hindi ako marunong magsalita. Pero ano ginawa ng Panginoon? Meron kang tagapagsalita. Di ba? Bibigyan kita. Meron kang tagapagsalita. Walang iba kundi si Aaron. Yun po, no? Ganyan ang ginawa po ni Moses. At sa kanyang negatibong pag-uugali, siya ay pumunta sa Haring Paraon. Ang unang pagtatagpo ay merong setback o hadlang. Laging may hadlang eh. Halimbawa, meron kang kakausaping tao. Laging merong mahadlang yan. Ano? Laging merong mahadlang. Ganun din po kay Moses. Merong hadlang. Ang ating teksto ay katulad ng harpist na pakipag-usap ng kahinaan ng loob. Na? Nakakadismaya baga. Sabi nga nun. Pinangihinaanan ng loob si Moses. Makita natin. At ganyan din po tayo. Kung minsan, meron tayong dapat pag-usapan, minsan hindi natin natatagpuan yung ating kausap, nagkakaroon po tayo ng kahinaan ng loob. Yan po nga po yung discouragement. Ano? Nagkakaroon tayo ng panghihinaan ng loob. Hihirapan ako pa. Para bang sinasabi na natin na hindi natin kaya. Ganun din po kay Moses at kay Aaron. Ano? Maraming dahilan ang gusto ang hindi sila pahintulutan na makalabas, makapunta sa ilang para makasama. Maraming dahilan yung Paraon. Ano? Marami pong ginagawa. Ano? Ayaw silang payagan. Kaya kung ikaw ay katulad ni Moses, mangyayari sa iyo, manghihina ka rin. Ano? Manghihina rin tayo sapagkat tayo ay hinahadlangan. Si Moses ay hinahadlangan during that time. Number one po,
ano, we are discouraged when a person reject our God. Yan, di ba? Katulad po, dun sa verse 2, Exodus chapter 5, verse 2, ano? Sinong Yahweh? Sino yung nag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Hindi niya kilala ang Diyos ng Israel, eh, no? Ng mga Hebrew, sabi, wala akong kilalang Yahweh. Hindi. Hindi ko kayo papayagan umalis ang mga Israelita, sagot ng Paraon. Yan yung puhad lang, ano? Ano pong nangyari sa kanila? Pinanghihinaan ng loob. Tayo ay pinanghihinaan ng loob kung isang tao ay sumatanggap sa ating Diyos. Marami po tayo, di ba tayo po nga po ay yung sa ating pong topic po, yung sa ating pong Sunday School, di ba? Tayo po, ang mission po natin, ipahayag ang kanyang salita, ipakilala ang Panginoon doon sa hindi pa kumikilala sa Panginoon. Amen po ba? Ipakilala. Ngunit marami pong tao na hindi naniniwala. Ganon din po yung nangyari sa akin doon po sa Saudi. Maraming ayaw maniwala. Pero kung minsan pinanghinaan tayo ng loob. Tayo, sabi rito, tayo ay pinanghinaan ng loob kung ang isang tao ay hindi tumatanggap sa ating Diyos. Ano, na sinabi po rito. Kaya nga po, kung ang isang Kristiyano ay meron pong gagawin at hindi talaga tinanggap o di kaya hindi naniwala sa pahayag, pinanghihinaan po ng loob. Pero tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong panghinaan ng loob dahil kasama ko kayo hanggang sa katapusan. Yan po, hanggang sa katapusan ng mundo ito, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Letter A, at number 1, the presentation of great God. Ang presentasyon ng dakilang Diyos. Ano? Dakilang Diyos, pinakamataas na Diyos, yun pong presentasyon natin. Ano? Si Moses at si Aaron ay nagkaroon ng maraming saksi sa harap ng Paraon. Kanilang hiniling o pakiusap na kanyang paintulutan ang mga Hebreo na makalaya upang sila'y makapagdiwang ng pista sa ila o makasamba sa kanilang Diyos. Verse 1, Exodus chapter 5. Ibig sabihin dito, pahintulutan lang. Sa panahon po natin, bagamat ngayon pandemic, ano, pero naniniwala ako tong mga, sa susunod na buwan, magkakaroon na tayo ng face-to-face, kaya masaya na po tayo. Amen po ba? Pagka tayo ay makakasamba na ng sama-sama magsasamba sa Panginoon. Ang salita para sa pista ay nagmula sa Hebrew salita na ang ibig sabihin upang makagawa ng paglalakbay. No? Upang makagawa ng paglalakbay. Sina Moses at Aaron ay nagpresenta ukol sa kadakilaan ng Diyos na nais na kanyang bayan na same masunod. Sabi po, no? Ang modernong Kristiyano ay kailangan ang katapangan na katulad ni Moses at ni Aaron. Totoo po yan. Maging matapang po tayo, kahit walang apology o kahihiyan, kailangan nating ipresenta ang tunay at buhay na Diyos sa lipunan at sa mundong ito. Sa komunidad natin, dapat ipresenta natin ang Diyos na ating pinananampalatayanan, ang Diyos na buhay na dapat nating ipresenta na katulad ni Moses. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Letter B, the audacious rejection of God. Ang malakas o maingay na pagtatanggi o pagtanggi sa Diyos. Ang tugon ng Haring Paraon ng Ehipto kina Moses at Aaron ay isang papapahiya, parang pinapahiya sila. Sinong Yahweh? Sino siyang magpauto sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagan umalis ang mga Israelita, sagot ng Paraon. Kumisan po nangyayari sa atin yan. Hindi ako naniniwala. Ganyan, no? Halimbawa, nagpapayag ka na salita ng Diyos. Ginawa lang ng tao yan. Marami pong nangatwira ng ganyan sa akin, no? Gawa lang ng tao yun. Opo, gawa ng tao. Hindi naman kayang gawin ng ayaw ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos, buhay. Ito po. Ano? Si Haring Paraon ay hindi kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo yan. Bagamat si Hari, talaga hindi niya kilala si Yahweh at hindi niya kikilalanin. Walang dahilan sa malaking kasawian kung ang mga tao tumatanggi sa ating Diyos. Totoo yan. Ang ating binabahginan kung minsan talagang kasabihin niya, tsaka na lang.
Yan lagi sinasabi, no? Mga tao natin binabahagi na ng salita ng Diyos. Tsaka na lang, busy pa ako. Ganyan pong ginagawa, no? Pero tandaan po natin, kapag kakasama natin ng Diyos, pwede po natin pag-pray bago natin bahagi na ng salita ng Diyos. Alam ni Jesus sa mga kasabihang ito, madalas kanyang ipinipresenta ang Diyos bilang mapagmahal at makalangit na Ama, pero ang mga tao ay tumatanggi upang maging kanyang anak. Anong kasawian ito? Ano mang kasawian ito? Sabi po, tumatanggi po. Panahon ng ating Panginoon, tandaan natin, ano? Nung panahon ng ating Panginoon, maging yung kanyang sambahayan, ano? Yung kanyang pamilya, hindi naniwala sa kanya. Amen? Nakita natin nung panahon ng ating Panginoon, nung siya ay nagkatawang tao, maraming tao, bagamat nakilala ang Panginoon, maraming miracle ang ginawa ng Panginoon, nabuhay yung mga patay, yung mga pilay ay lumakad, hindi ba? Yung bingil nakarinig sa pamamagitan ng ating Panginoon. Pero maraming tao ang hindi naniwala. Amen? Maraming hindi naniwala. Yan po ang nangyayari sa buhay po ni Moses at ni Aaron. Nakatulad din po ng buhay natin ngayon. Amen po ba? Pangalawa po, we are discouraged when the world retaliate. Exodus chapter 5, verse 10 to 14. Tayo nawawalan ng loob o lakas ng loob kung ang mundo'y gumaganti. Na-retaliate. Gumaganti ba? Kumbaga sa ano? Pinariringgan tayo, ginagantihan tayo, hindi tayo pinaniniwalaan. Ang sabi po ng verse 10, pagkasabi nito ng paraon, lumakad ang mga tagapangasiwa Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinasasabi ng paraon na hindi kayo bibigyan ng dayami. Sana yan, ano? Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon. At ang kisang gagawin nyo araw-araw sindami rin ng dati. Mabigat yun, ano? Ginalugad ng mga Israelita ang buong Ehipto sa paghanap ng dayami. Sila'y naapuran ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng kisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon? Mahirap yon, ano? Bakit? Sige, hindi ka nabibigyan ng gagawin mo. Pagkatapos, hahanapan ka pa ng trabaho. Hahanapin ka pa kasi dami. Mabigat po yung ginawa sa kanila, no? Sila ngayon maghahanap mo. Talagang maghahanap. Kailangan gawin nila yung katulad ng sindami na kanilang gawin sapagkat sila ay bubugbugin kapag hindi sila nakakita at hindi sila nakagawa ng sindami nun. Kumisan, ang ganyan din nangyayari sa atin, ano? Salita ka na ng salita, hindi ka pa pinakikinggan. Kung baga sa ano, papakinggan dito, lalabas dito. Parang binabaliwala ka ba? Ano, ganyan po ang nangyari sa kanila. Letter A, ano? The world is scorned of God's people. Ang mundo'y hinahamak ang mga tao ng Diyos. Totoo yun, yan na. Ano, hinahamak. Dahil si Haring Paraon ay pinahihiya o hinahamak ang Panginoon. Panginoon na mismo, no? Gayun din ang mga tao ng Diyos. Sabi niya, sino ni Yahweh na yan? Diba? Ganun yan. Sino ni Yahweh yan? Gayun din ang mga tao ng Diyos. Siya ay nagpapagawa ng maraming bilang ng mga bricks o tisa para sa haloblak, para magawa nila. Ang tagapangasiwa ng punong Ehipsyo, ang paghamak sa Diyos ay katulad ng dipaggalang sa mga nilikha ng Diyos. Totoo yan. Tayo po nilikha, hindi na rin tayo ginagalang. Pinakamahirap sa lahat po yung ganun. Para bang hindi ka na pinakinggan, hindi ka na iginagalang. Pero naniniwala po ako, darating ang panahon, maniniwala rin sila sa sinasabi natin sa kanila. Dun sa hindi po pinakinggan, yun tayo po hindi pinakinggan. Darating ang panahon, sapagkat darating ang panahon, hindi nila mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. Lalong-lalo na po, ngayong malapit ang dumating ang Panginoon, magsisisi sila. Ganun po. Ang pagtanggi sa Diyos ay nauwi sa pag-uusig ng mga tao ng Diyos. Totoo yan. Ano? Pagtanggi, para bang pinag-uusig? Katulad po ni Paul. Ano? Nung panahon niya. Di ba? Siya ay pinag-uusig. Hindi siya pinaniniwalaan. Maging yung hari noon, panahon noon. Sabi niya, hindi,
gusto mo bang ako ba ay maging Kristiyano? Nung si Paul ay gusto mo ba? Ang sabi ni Paul, kung maaari po, gusto ko kayo ay maging Kristiyano. Sabi nga nun, doon sa hari. Ang Diyos ay malapit na sa kanyang pagbabalik, sa kanyang bayan. Ano? Malapit na kanyang pagbabalik at higit sa lahat, sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Malapit sa puso natin. Ang pag-uusik sa kanyang bayan ay masasaktan. Hindi lang. Ikaw, kapag ikaw, tayong lahat ay pinag-uusig, hindi naman tayo masasaktan ang masasaktan, kundi ang Panginoon. Amen? Ang Diyos ang siyang nasasaktan. Nakatulad po, nung hindi pa nakakakilala si Paul, di ba? Kinausap ng ating Panginoon si Paul sa Damascus. Ano? Ang sabi ron, Saulo, Saulo, sino? Ano? Ako ang pinag-uusig mo. Ano? Sabi nga, ako ang pinag-uusig mo. Sabi nga, makikita natin, kapag ka ang isang tao na hindi kumilala sa Panginoon at ang anak ng Diyos ay kanyang sinasaktan. Hindi po sa physical yan. No? Yung pong hindi pagkilala sa iyo. Hindi po physical yung pagsasakit yan. Eh. No? Yung hindi ka paniwalaan, binabaliwalaan yung sinasabi mo, ang Diyos ang sasaktan. Amen po ba? Yan po ang sinabi po rito. No? Ang pag-uusig sa kanyang bayan ay masasaktan, ay ang walang iba kundi ang Diyos. Let there be the word injustice to people. No? Ang kawalan ng katarungan ng mundo sa mga tao. Sa pangangailangan na magawa ang hindi tamang bilang ng mga lario o yung ginagawa pang bricks, yung pong tisa, no? Nakapanghihina ng loob. Nanghihina ng loob ang mga Hebreo. Sapagkat gusto kang pagawin ng kasindami ng ginawa mo, ngunit ayaw kang bigyan ng kagamitan. Ano? Ayaw kang bigyan ng dayami. Pinakamahirap sa lahat yun. Kapag ka hindi mo nagawa yun, binubugbog sila. Ganon din kay Moses at Aaron. Dagdag pa sa paggawa ng lario o bricks, ang mga Hebrew na rin ang mag-iipon ng mga dayami upang magawa ang mga iyon. Si Haring Paraon nang walang diwa ng responsibilidad. Ano? Makikita natin. Hindi makatarungan, walang awa, walang habag. Ang kanyang kawalang katwiran at kalupitan ay nagpapanginig o nakapagngingit-ngit. Sabi mo, nakapanginig o nakapagngingit-ngit. Ang init ng loob, sabi mo, kaya nga po, interest ni Moses at Aaron, walang magdadala ng panig higit ng kahinaan ng loob sa isang tao na makita ang bayan ng Diyos na tinrato ng di matuwid. Totoo yan. Kapag ka ang bayan ng Diyos ay tinrato ng hindi matuwid, napakalakas panghinaan. Unang-una, yung mga tao ng Diyos ay pinanghihinaan ng loob. Ano? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong panghinaan ng loob. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababaya. Darating ang panahon, magsisisi sila. Kapag ang mundo ay gumaganti ng walang habag na kalupitan, tayo'y nagiging pinanghihinaan ng loob. Yung discouragement. Yan ang nga po. Ano? Kapag ang mundo o ang mga, yung mga hindi po Kristiyano, gumaganti ng walang habag, walang awa, kalupitan, pinanghihinaan tayo ng loob. Pero, tandaan po natin, ang panghihina ng loob, pansamantala lang yan. Walang iba, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Sabi nga po, sabi nga ni Paul, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ng lakas ni Kristo. Amen? Yan po. Pangatlo, we are discouraged when our own people renounce our leadership. We are discouraged when our own people renounce our leadership. Sa verse 15, Exodus 5:15-21, tayo ay nawawalan ng loob kung ang ating bayan ay tinatakwil o kinatutuwa, renounce ang ating pamumuno. Sabi ng verse 15, dito, pumunta si Paraon, sa Paraon ang mga kapatas at nagreklamo, bakit po naman ninyo kami ginaganito? Verse 16, pinapagawa pa po kami ng sisa, ngunit hindi binibigyan ng dayami. At ngayon, po'y binubugbog pa kami
gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Verse 17, sinabi ng paraon, ito na, ano sabi ng paraon? Mga batugan. Mayroon sa lahat yan, no? Mga batugan, tinatamad lang kayo, kaya ninyo hinihiling sa akin na payagang kayong maghandog kay Yahweh. Verse 18, sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho, hindi kayo bibigyan ng dayami, at ang gagawin ninyong sis ay sindami rin ng dati ninyong ginagawa. Verse 19, nakita ng mga kapatas ang hirap na kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Verse 20, pag uwi nila mula sa pakikipag-usap sa paraon, nakita nila sa daan sina Moses at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh. Dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang paraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo sila ng dahilan para patayin kami. No? Dahilang patayin kami. Titingnan natin. Dito, pinakamahirap sa lahat. No? Instead na sila ay at tulungan, instead na sila payaan, ang ginawa ko, lalo silang pinahirapan ng paraon. Ano? Lalo silang ibinagsak, lalo silang pinaghinaan ng loob. Letter A. Opposition from without cause, grumbling within. Ano? Opposition from without causes, grumbling within. Ang opposition mula sa labas o iba ay dahilan ng pagbulong-bulong o pag-ungol ng kalooban. Ang katiwala o poriman o Israel, ang Israel ay nagreklamo sa paraon at walang tugon sa kanilang sa kawalang pagtatama. Ang katiwala ay lumapit naman kay Moses at ang Aaron. At sinisi sila sa mga kahirapang kanilang ginawa sa verse 21. Ang pagkaapi mula sa wala o labas without ay dahilan ng kanilang pahinga sa kampo ng mga Hebreo. No? Pahinga. Ang paghamak ng mundo o scorn ay nagpapahina sa mga Kristiyano sa ganitong mga pagkakataon. Ay madaling magkaroon ng dibisyon o pagkakahati-hati at sisiyan sa isang grupo. Totoo po yan. Buti pa, dito na lang ako eh, no? Kanya-kanya, nagkakaroon na po ng kanya-kanya. Nawa, sa atin po, hindi mangyari yun. Amen? Katulad nga po, nangyari ron. Naging kanya-kanya sila. Pinanghinaan na kanila, no? Bakit ganun? No? Tinanong si Moses. Hindi mo nangyari sa amin. Instead na kami ay tulungan, nangyari. Bakit nyo sinabi yan? Kasi pa, pinabayaan nyo na lang kami. Sabi ko kay Moses at Aaron. No? The lack of unity, pangalawa, letter B, the lack of unity discourages leadership. Yan po. Ang kawalang katarungan ng mundo sa mga tao. Sa pangangailangan ng mga magawa ang hindi tamang bilang ng mga laryo o bricks o yung pong na tisa nakapanghihina sa loob ng mga Hebreo yan. No? Ganun din kay Moses at Aaron. Dagdag pa sa paggawa ng tisa, ang mga Hebreo pa rin ang mag-iipon ng mga dayami o damo upang magawa ang mga iyon. Si Haring Paraon ang walang diwa ng responsibilidad para sa madahilan ng patas o makatarungan. Hindi po patas. Hindi patas si Haring Paraon. Lagi niyang gusto niyang inaapi. Lagi niyang hindi pinahintulutan. Ano? Walang halaga sa kanya. Mamatay kayo ano man. Basta ang mahalaga kami mabigyan niyo. No? Ganun ang kay Paraon. Ang kanyang kawalang katwiran at kalupitan ang nagpapanginig o nagpapangitngit ng interest ni Moses at ni Aaron. Kumbaga sana talagang ngitngit na yung kalooban ng dalawa, no? Tsaka yung interest niya, yung nanginginig na, kumbaga, no? Kapag ang buhay ay binibigyan tayo ng disappointment o kasawian, ay meron tayong dahilan para panghinaan ng loob, discouragement.
At makikita na lamang ang mga sarili na, naglalati ko. Kung minsan, yung iba nga po, sabi nga po, pagka pinanginanan, no? Buti pa, mamatay na lang, di ba? Pero, tandaan po natin. Ano? Katulad na Stripe, umarka yung paluba, yung kumbaga sa ano, miski bagamat ikaw ay may latay, ang may sugat, pero yung pinakamahalaga sa lahat, yung ikaw ay yung loob mo ay patuloy, no, nagtitiwala sa Diyos. Higit sa lahat, yung kalooban mo ay talagang patuloy na nagpupuri at papasalamat sa Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat eh. Ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Ang Panginoon, hindi kailanman tayo iiwan. Ang tao nang iiwan. Amen? Kumbaga sa ano nga, iiwan ang kanya sa ere, ang tao. Pero ang Panginoon, hindi kanya iiwan. Pero, paihintulutan kumisa ng Panginoon yung ganyan. Para huwag kang panghinaan ng loob, ang gusto ng Panginoon, maging malakas ang iyong loob sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. In conclusion, look at the man Moses. Ano? After his enthusiastic confrontation with Pharaoh, he became discouraged. The Lord dealt with him and promised to be with him. That same God can help you in, with anything that causes you to be discouraged. Tingnan natin ang taong si Moses. Pagkatapos ng kanyang ma-interest na pagharap sa Haring Paraon, siya ay naging pinanghihinaan ng loob. Ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya at may pangako na nasa kanya. Ang pareho ng Diyos ay makatutulong sa iyo sa anong bagay na dahilan ng panghihina ng loob. Tanda, sinabi ko nga po siya, hindi ka dapat panghinaan ng loob sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Amen? Purihin po ang Panginoon sa salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan ngayon. Naniniwala ko na itong mga pag-aaral na ito ay patuloy na isang magiging pagpapala po sa atin. Tatlong bagay lang po ang ating pinag-aralan po. No? Una po ay we are discouraged when a person reject our God. No? We are discouraged when our own people renounce our leadership. Yan po. Yan tatlong yan, napakahalaga po na dapat po nakikita at ina-apply po natin sa ating buhay. Amen po. Pulihin po Panginoon, tayo po ay manalangin. O Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Napakabuti mo, napakadakila mo. Bagamat kung minsan kami po, O Diyos, ay pinanghihinaan ng loob, lalong-lalo sa mga panahon ngayon. Ngunit naniniwala po kami sa tulong mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa aming buhay. Kami po, O Diyos, ay bibigyan mo ng lakas ng loob upang ibahagi ang mga narapat. Ang biyaya mo ay sapat sa aming kalakasan. Sabi mo, salam. Naniniwala po kami ngayon pa lamang po, O Diyos, ang mga kapatid ko sa pananampalatay, tumatatag, lumalakas ang loob, lalong-lalo sa pagpahayag ng salita. Salamat po at dalangin po namin ngayon pa lamang po, Diyos. Dalangin po namin sa mga susunod na panahon sa buwan na po ng Nobyembre, kami po ay paintulutan mo na magkakaroon po ng sama-samang pagsamba dito po sa Jehovah. Salamat po at dinadalangin po namin ngayon pa lamang po ay pababa na Panginoon, O God, ang mga virus na ito, Panginoon, ang COVID virus na ito, ay mawawala na sa pamamagitan mo, Panginoon. Salamat po. Ang lahat po na ito ay aming sinasamot, idinadalangin na merong papuri, pasasalamat sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po, Panginoon. If you want to know more about God's Word, join us online every Wednesday, 6:30 in the evening for the midweek service. Make an impact with prayer. Join the intercessory prayer meeting online every Saturday at 8 o'clock in the morning. Sunday worship service can be watched weekly via Facebook Live at 9 o'clock in the morning. Do you want us to pray for you?
You can send us your prayer requests via private message on our Facebook page, and we will pray for you every Wednesday and Saturday after the online service. Our Sunday school is available for everyone. Just join our Zoom sessions every Sunday at 1 o'clock in the afternoon. See you there! If you want to give your tithe, offering, and support for mission, you can give through bank transfer, GCash, or you may bring your envelopes to church and leave them in a drop box at the guardhouse. You may send the details of your giving to JesusOurLifeOfficial@gmail.com and follow this format. For more details, please send us a message on our Facebook page. Thank you, and may the Lord bless you. Thank you for tuning in to our online streaming service. Outlines of the preaching and other weekly activities will be distributed by our church leaders for further Bible study. We would also like to encourage everyone to read their Bibles, meditate, and pray during these times. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.